lagay muna tayo ng oil sa ating pot. Siyempre, palagi na lang una ang pambansang panggisa. Bawang. Bawang para sa inyong mga kapitbahay na chismosa. Ayan, mga aswang. Ano ko ba? Yung pinan nyo mainitang ulo lagi sa inyo. Ayan, masakan nyo yung bibig ng bawang. Joke lang. Pinapasaya ko lang kayo. Ayan, after ng bawang, siyempre yung onion. Lagi magka-partner yung dalawang yan, si bawang saka si onion. Diba? May mga video ako na seryoso ako, may mga video ako na nakakatawa ako. At ngayon naman, video ko, pilyong-pilyo naman ako ngayon. Tapos isunod na natin itong ating beef. Beef sausage. Social tayo for today, mga ka-berks. Gagamit tayo ng red wine. Tapos lalagyan natin ng red wine. Kung ano man yung available na red wine nyo dyan, okay lang. Yan ang lagay natin. Lulubog natin ang ating beef sa red wine. Ayan. Kita nyo. Basta eksakto lang na lumubog yung beef sa red wine, okay na. Pero ang ginamit ko yung mild red wine lang for today. So, isimmer muna natin yan. Tapos, hinaan lang natin ang kalahan. Hanggang sa lumambot ang puso ng ating biyanan. Hanggang sa lumambot ang ating short rib. Ayan, ating short ribs. So ngayon, ayan na siya. Lagyan natin siya ngayon ng thyme. Mas maganda kung fresh yung thyme nyo. Hindi ganyan, na asin tanda na inyong mga lolo't lola. At lagyan natin ng pepper. Salamat nga pala dun sa nagbigay ng ating shaker. Yan. Hindi na natin babanggitin kung sino sila, pero maraming salamat po. Lagyan pa natin siya ng tubig. Kasi matigas siyang ribs na yan. Patutuyuin pa natin yan. Pag ganyan na short rib ang ginamit nyo, talagang matigas yan. Pero mapapalambot natin yan after mga 1 hour, 1 hour and a half. So, yung mga nililigawan nyo, makukuha nyo rin yan sa tiyaga. Konting tiis lang, lalambot at lalambot din ang puso ng mga yan. So ayan, mga ka-berks, after 1 hour, ayan na siya. Ang bango na. Ang bango nung combination ng wine, garlic, at saka nung thyme. A few moments later. Would you believe, guys? Kanina lang, nagluluto ako ng short rib, di ba? Yung mayroong wine. Tapos ngayon, ito. May pinadala naman si Kuradang sa atin. Kinala niyo si Kuradang doon sa ibang video ko. Ito naman ay short rib din. At lutuin ko daw na soup. Ayan, o. Pakita ko sa inyo magkano isang pack ng short rib dito sa amin. $25 each. Each pack. So, these two are $50 of short rib. So, how much is that in peso? Kayo nang bahala mag-compute. Ganon kamahal dito sa amin. So, if you see me cooking, anong tawag dito, yung mga items that you think is cheap, I'm going to tell you they're expensive here in the North.
Yan. So for today, magluluto tayo ng sinigang na, no, nilagang beef short rib. Yan, napaluto ni Kuradang. So pakita ko nga sa inyo yung iba ko pang gulay na nabili. So ito yung mga items na binili natin. Yan, peppers. I think these are $6 peppers. So, kayo nang bahala mag-compute kung magkano yung $6. Ito ay tinatawag na Napa cabbage or pechay bagyo. So, magkano ang pechay bagyo sa Philippines? Or magkano ang pechay bagyo sa California? Or sa Calgary? Dito sa North, $15, almost $16 for this one piece of Napa cabbage. And this is 50% off. So, this one piece is like $7 something. And still expensive, eh? Welcome to the North. Then, I have these beans. 50% off. Because how much is this? I think this is $8. So, now it's just $4. $8 para sa kukunting beans. Or, ano ba sa atin yung Tagalog ng beans? Sitaw. Parang sitaw siya, pero bean siya. Yan, ibang klaseng sitaw. Ano pa? Yan lang. Jalapeno. Bumili ako ng jalapeno. Magkano ba to? $8 na nabili ko. Siguro sa city, mga 99 cents. Yan. So, bakit sinasabi nyo? Ang cheap-cheap ng mga item ni Chris Cusinero pag nagluto siya. Dahil yung item namin dito, ilang piraso lang. Pero sabihin ko sa inyo ang price. Mas mahal kaysa kumain kayo sa expensive restaurant dyan sa city. That's why we control our budget on whatever we have. If we can buy it for 50% off, lalo na ngayon na yung pandemic natin, then I'm going to do that. I don't care if other people are laughing at me or bakit ganyan yung sinigang mo, bakit kulang ng beans or bakit kulang ng ganito. Then, that's how it's supposed to be here in the North because that's how we live here. So expensive. So, let's start na! So, ito na yung mga ribs na bigay ni Kuradang. Ipapaluto niya. Nasabaw. So, nilagay ko na sa malaking pan or wok. Kaya dyan natin siya palalambutin para mas malaking space. Wala kasi akong malalaking pot. Tapos, bigyan natin ng tubig, syempre. Dahil pakukuluan natin siya. So, hayaan lang natin siya kumulo dyan hanggang mamaya. So, medyo matagal-tagal na lutuan to, mga kabirks. Tapos, ito yung isang niluto ko kanina ng wine. So, continue na natin yung pagluluto nito para tong space natin ay para dito ay medyo maluwag mamaya. So, ito na. Tapusin na natin itong aking inumpisaan kanina. So, ayan. Yan na yung ribs kanina. Wow, lambot na niya. Natanggal na siya sa kanyang buto. So, hiwa-hiwa lang tayo. Alisin lang natin yung mga medyo pangit doon sa ating carrots. Kasi, hindi ko makita kung nasaan yung peeler ko. Ewan ko ba? Kung kailangan muna gamitin at saka wala. Tapos mamaya, pag hindi mo na kailangan, nandiyan lang pala sa harap mo. Ano ba yan? May mga ganun kasi talaga, no? Nasa harap mo na, hinahanap-hanap mo pa, hindi mo alam, nasa harap mo lang pala. Tapos, pagka nawala na, saka mo makikita ang kanyang halaga. Ay! Joke lang! Masyado kayo? Yan! So, ayan yung niluluto natin. Lagyan na natin ng carrots itong ating pinakulo sa red wine. Ayan. Alain mo, ribs din yung niluto ko na yan. Itong pinaluto ni Kuradang, ribs din. Simpleng-simple lang yung ating mga sahog sa ating mga niluluto. Dahil alam nyo na, ang pagkain dito sa North, sobrang mahal. Ayan. Tapos, meron tayo ditong mamahaling ingredients. Secret recipe lang natin to, ha. Ayan, menudo afritada mix. Hindi na tayo gagawa mula sa scratch kasi mahal ang mga bilihin dito sa amin. Okay na yan. Kaya nang gawa ng paraan ng mamasitas yan. Mamasitas po ba? Mamasitas!
Baka naman. So, ito na siya. Yan. Kita nyo yan. Ayan yung masitas mix natin. Sinama na natin. Kasi kung gagawin pa ako ng mga tomato sauce at kung ano-anong ingredients pa, mapapagatsos pa ako lalo. Saka alam nyo na, walang ingredients dito sa North. Di tayo kagaya sa South, nakompleto sila ng ingredients. Diba? Simpleng-simple lang. So, ayan, ilagyan natin ng konting pepper. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano magluto si Chris Cucinero sa oras ng pandemic. Kung ano meron dito na available. Hindi ko sinabing ayan yung tamang paraan ng pagluluto. Kung gusto niyong gayahin, pwede. Kung ayaw niyong gayahin, wag. Pero gusto ko lang na i-share sa inyo yung way ng aking pagluluto. Kung paano tayo makakagawa ng paraan habang tayo ay nasa pandemic. Wala nga pala tayong beef broth para sa ating special. Since malaki naman ang buto ng ating ribs, siguradong malasang malasa na yung ating beef. Gamitan naman natin ngayon ng yan, beef cubes. Para malasang malasa talaga yung inyong stew. Lagay na natin yung ating bell peppers. So, ayan na siya. Mga ka-berks, kitang-kita nyo na yung ating nilutong short rib. Yan. Ito ay stew in red wine. Sarap na yan, mga ka-berks. Promise. So mga ka-berks, itong ating stew, simpleng-simple lang. At luto na yung ating stew. Okay na yan, ganyan lang siya. Gusto ko yung mga ganyan, yung naalis talaga siya sa kanya mga buto. Para malaman nyo talaga siya na sobrang lambot na niya. So luto na ang ating beef stew in red wine. Diba? Simpleng-simple. Pero sinasabi ko sa inyo, ang sarap niyan mamaya sa mainit na kanin. Ito naman katabi niya, hindi pa luto. Yan, ito naman yung nilagang ribs ni Kuradang. Gusto daw ni Kuradang ng nilagang ribs, so sige. Naalala ko nung bata ako, kaya lang luto ni Lola ko yung buto-butong baka, yung sa tuhod ba yun? Yung nakakonek sa tuhod o yung nakakonek sa yung mga murang buto-buto ng baka, yun lang ang kaya naming i-afford noon. Yan, mga 30 minutes pa, medyo matigas-tigas pa yung ating karne. Konting palambot pa, konting ligaw pa. Mga ka-berks, syempre, sikretong lupit na naman para sa ating nilaga, para ma-enhance naman natin yung flavor ng ating nilaga. Ayan, mga ka-berks, luto na yung ating nilaga. So, lalagay na natin tong ating mga vegetable. Yung nilaga na yan, nilaga ni Kuradang yan. Yan ang gusto niya. Si Kuradang, pag naglambing sa atin, hindi natin mahindihan. Ang buwisit. Kahit nagpapahinga ako. Buwisit. Ayan, inugasan ko na lahat yan, mga ka-berks. Talagang bubusugin natin siya ngayon sa vegetable. Kasi yan ang kailangan namin dito sa North. Buti nga may mga vegetable na ganyan dito. O, kita nyo? Ganyan kami mag nilaga rito. Pampiestahan talaga. O, diba? Tapos sasamahan namin ng konting sili. O. Yan, enjoy na natin yung ating nilaga. So, pakukuluhin lang natin ng konti para lambutin natin yung ating mga vegetable. Tapos, pwede na natin iserve yan. Ganun lang kasimple. Darating na si Kuradang at nag-message na siya. Chris Cucinero, luto na ba yung nilagang baka? Sabi niya. Sabi ko, oo, luto na. Pumunta ka na dito. Kailangan ko ng light man kasi yung light
ko, hindi kita, pakita mo nga yung light ko. Ayan siya! Ayaw si Corata! Kaya kumawak nung light. Light man siya for today. Yan. O, sige na. Nakakain na kami. Maraming salamat sa inyong lahat. Yun. Game, kain na! Yan, luto na ang ating nilaga. At andyan na din si Kuradang. Alam nyo na, di ba? Nandito si Kuradang. So, ito na. Kuradang, ayusin mo yung ano, mainit. Yan. Oh, kita nyo na. Actually, ito dapat ang i-vlog ko for today. Pero, dumami na yung vlog natin. Yan. Yung ating stew. Tayo, stew. Yan, luto na ang ating pagkain. Kuradang, ikaw na mag-pray para sa pagkain natin. Maraming nanonood sa atin. Dali, para di tayo tampuin ng grasya. Okay. Lord God, thank you for today's blessing. Thank you for the food that you provide unto us. And yeah, bless the food that we're going to eat for tonight, Lord God. And use this as our source of our good health and strength. In Jesus' mighty name we pray. Amen! So, magsa-shoutout na lang ako para makakain na kami. Hello nga pala kay Lilia Frogencio ng Caloocan, kay Michelle Ann Mayuga ng Jensan. Hello! Belated happy birthday kay Chong Tony. Yan. Happy birthday, Chong Tony. Yan. Hello sa mga teacher natin dyan sa Marbel 3 Elementary School Teaching Force. Yan. Tapos sa nagpapahayang ating mga teachers at saka si Ma'am Daisy. Yan. Kaya Christina Lanuza birthday. Sa cute na baby niya na si CJ at ang kanyang hubby na si Sir June. Birthday! And thank you very much sa inyong panonood. Nandiyan sila yata sa my Florida. Yan, hello. Kumusta po kayo lahat dyan? So, anyone you want to greet, Ann or Peter? Hi kay Kuya Pete at saka kay Ate Loli. Hello po. Kay Tala at saka kay Mang Joe. Kay hello. Anyone else? Pedro? I'm Mike and Lucy. Hopefully you're watching this now. Yeah. Yes. So hello to everyone who's watching right now. And don't forget to like, share, subscribe, ring the bell, and leave a comment. Yeah. Thank you very much po. So we're going to eat na. Thank you very much sa inyong panonood at magandang araw po sa inyo lahat. Bye-bye! Bye!